Okay, so alam na natin yung nangyari dito, no? So alamin natin kung ano yung masama at mabuting nangyari sa bawat panig pagkatapos ng insidente. Sige, tara na, start na! Tingin ko lang to, ha. Siyempre, napakasimple lang yan, eh. Kung nasa kontrata, sumunod ka. Yun lang naman yun, eh. Kasi napag-usapan nyo yun, eh. 1.8 million yun. Milyuna ng bayaran yun. So sigurado naman ako, may kontrata naman yan siguro. Well, hindi natin alam, pero most probably nasa kontrata yan. So, yun lang naman, sumunod ka kasi syempre, professional kayo eh, di ba? Ang tagal nyo na sa industriya yan. So, sigurado at sigurado naman na kung pumirma na kayo ng mga kontrata. So, dapat, kung nasa kontrata yan, sumunod kayo. Napaka-unprofessional nyo kung hindi kayo susunod dun sa kontrata. Syempre, mapapasama kayo dun kasi hindi pala kayo sumusunod sa usapan eh. Kaya nga tayo may kasulatan o whatsoever. Kaya lang, kung wala yan sa kontrata, ay doon na ibang storya na yun. Siyempre, may karapatan naman din ang kamikasi magtanong o magtumanggi. Siyempre naman, yun nga, kakasabi ko lang kanina, professional sila. Tsaka dapat re-respetuhin pa rin dapat yung pagiging professional nila na, hindi naman namin alam to. Siyempre, nakakaano naman din sa side nila na kapag may isang bagay na wala sa kontrata, di ba? Sino ba naman ang maaasar doon, di ba? Siyempre, ang napag-usapan natin, 1.8 million tutugtog kami. Yun ang napag-usapan. Wala naman nakasulat na kailangan namin pumunta doon sa 16,000 Blue Rose, parang ganun. Siyempre, may isa naman sila magalit or hindi naman siguro magalit, baka magtaka at tumanggi. Hindi na natin alam kung ano yung nangyari, kung tumanggi ba sila ng pagalit o pabastos. Yun, medyo hindi natin alam talaga. Aantayin na lang natin yung side ng kamikasi dyan. So, wala na tayong magagawa dyan. Pero, sa akin lang, makakasama sa inyo yun kung nasa kontrata. Pero, kung wala naman sa kontrata, ayun, pwedeng-pwede kayong tumanggi. May karapatan kayong tumanggi. Kasi wala nga yun sa kontratang napag-usapan. Ngayon, anong mabuting mangyayari doon sa kamikasi? Eh, syempre, parang magiging rockstar sila pa rin. Kasi aminin man natin ang hindi, o aminin man natin at hindi, ang kamikasi ay sikat na banda. Yan ay rockstar level na kumbaga. Talagang kaya niyang pumuno ng mga venue. Pwedeng maaari parang redundant. Baka nga maging party pa yan na pagiging nilang rockstar talaga. Kasi syempre, basta rockstar, anything na parang meron silang ginawang kakaiba o mga ganyang style, pambabastos daw, kuno ko, bla bla bla, nakakadagdag yan sa image nila bila talagang rockstar. Nakakadagdag appeal yan. O di ngayon, binigyan nyo pa lalo ng mythology ang kamikasi. Di syempre kasama na yan sa kwento nila, masarap ng pagkukwentuhan yan. O di nakabuti pa sa image nila yan. Tsaka ang daming fans ng kamikasi, mapag-uusapan yung nangyaring yan, di ba? Di ba, nagigets mo ba ako? Parang ang sarap na ngayon yung pag-usap, grabe yung kamikasi. Oh. So, syempre talagang lalo pang dumagdag ngayon yung mythology nila. Pag nag-retire sila, kasama yan sa magiging alamat nila. Tinanggal nga kami dyan, inaagano nga kami. Tandaan natin, ang PR, whether it's bad or good, PR pa rin yun. So, lalo lang gumanda ang imay ng kamikasi on a rock star's perspective or rock and roll's perspective, di ba? So, yun lang naman ang nangyari sa kanila. Di, ang ganda ng nangyari. Again, sorry kung hindi sila sumunod sa kontrata, napaka-unprofessional nila. May karapatan silang magtanong o tumanggi kung wala naman sa kontrata. Yun ang kinasama. Masama sila pag ganun. Pero kung mabuti naman, ang mabuti namang nangyari sa kanila is nakadagdag to sa rockstar image rin nila. Ngayon, magiging kwentuhan na rin to, magiging topic to ng kwentuhan. Grabe yung kamikasi, tinanggihan, grabe, pinaano. Kumbaga, it adds to their mythology. O, yun lang. So, sa kabila naman tayo dun sa... Okay, dun naman tayo dun sa 16,000 Blue Rose, ano? So, ano ba nangyari? So, okay, tumanggi ang kamikasi. Okay, di tuloy ang buhay. Di ba? Parang wala naman ako nakikita ang masamang nangyari doon sa Blue Rose na yan. Di wala, existent pa rin tayo. Hindi lang naman kamikasi ang celebrity, di ba?
Ang dami-dami dyan. Diba? Alam mo na yun, napakarami. Sa music industry pa lang. Maraming mga solo artist na pwedeng mag-post dyan. So, edi okay. Hindi kawala ng kamikaze. Edi life goes on. Alam mo yun. Actually, ang maganda nga dyan o ang mabuting pwedeng mangyari dyan, edi syempre, ilagay mo sa fun facts. Yung mga ganun bang style yung fun facts about the 16,000 roses, 16,000 blue roses. Di isama mo to sa facts na the rock band or the rock star band Kamikaze denies or disallowed to be pictured on this venue. Parang ganun, di kayo na mag-anon edit ng sentence. Basta pwede nyo siyang ilagay dun sa mga fun facts. O di nakadagdag allure pa siya dun sa blue roses, di ba? So alam mo yung PR style lang yan. So the best way is di dagdag mo, sulat mo dun sa fun facts about, yun nga, paulit-ulit na ako. So alam niyo na yun. Sige, ulitin ko pa. Fun facts about 16,000 blue roses. A band named Kamikaze denies or prohibited, mga ganun. They didn't allow themselves to picture on this blue roses. So, o diba, di gumanda pa nga yung imahe ng blue roses kasi nagkaroon siya ng mga parang mga, yun nga, fun facts. Nakadagdag pa siya sa allure nung blue roses, 16,000 blue roses. O diba? So, ganun lang naman yun. So, yun. So, wala na ako maisip eh. Basta, doon sa nangyaring yun, may nakabuti at nakasama or masama at nakabuti sa bawat panig. Okay, so yun lang. Salamat sa panonood ha, pag umabot ka dito. Maraming salamat at magandang araw. Anyway, magandang araw, kaibigan. Ewan ko ba? Sige, okay na yan. Salamat.